Yo mga bayan, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. So, pasensya na mga bayan. So, medyo matagal-tagal yung part 2 natin. So, alam ko maraming naghihintay sa inyo kung ano bang nangyari, kung ano ba yung napag-usapan namin ni Big Boss. Yung Big Boss namin. So, simple lang po mga bayan, sa mga nag-aabang dyan, sa mga gustong malaman kung ano ba talaga yung napag-usapan namin, kung ano ba yung mga sinabi sa akin. So yun, syempre i-share ko sa inyo mga bayan. Unang-una, gusto ko magpasalamat sa mga solid kababayan dyan na sumusuporta at nag-abang sa aking munting vlog mga bayan. So maraming salamat po sa inyo pong walang sawang suporta. Napakalaking tulong po nitong aking munting YouTube channel sa aking pamilya mga bayan. So mga bayan, so hindi po tayo nag-live, so vlog natin, bali edit ko na lang pagka nagkabulol-bulol na naman ako. So nandito tayo sa tahimik na lugar, so umuwi nga ako mga bayan kasi may kunting problema, so private na yan, sa pamilya na. So yun na mga bayan, punta na po tayo dun sa pag-usapan sa mga naghihintay dyan, sa mga nagmamartis dyan. So hindi naman sa ganun, syempre curious kayo mga bayan, nag-aabang din kayo kung ano yung napag-usapan namin ni Big Boss. Kasi syempre napaka-late nating tao. Simpleng empleyado lang tayo, pinatawag tayo ng Big Boss. So syempre dahil yun sa vlogging natin mga bayan. So unang-una, syempre pagpasok ka doon, so, sobrang kaba ko mga bayan. Halata yun naman sa boses ko, 'di ba? Talagang kabado talaga ako eh. Hindi ko kalain na papatawag ako ng Big Boss ko, 'di ba? So kahit siguro kahit kayo siguro mga bayan kakaba ng gano'n, no? So yun, so pagpasok ko doon, okay naman, ang bait pala ni Big Boss, ang bait. So ramdam ko yun, so sa mga pananalita niya na talagang may punto tsaka may laman yung sinasabi niya. So tinuruan tayo mga bayan, tinuruan niya tayo kung ano yung magandang diskarte sa vlogging natin about sa kanyang company, di ba? Siyempre kailangan maganda yung ano natin, vlogging, kasi about yun sa kanyang business. So business yung pinag-uusapan dito mga bayan. So okay naman mga bayan, ito sasabihin ko sa inyo, hindi naman tayo pinagbawalan mag-vlog. Natuwa pa nga sa atin kasi kumbaga mas nakikilala pa ng mga tao yung about sa bus transport mga bayan, kasi alam nyo naman yung mga tao ngayon tutok na sa, di ba, sa cellphone, tutok na sa ganyan. So malaking tulong nga, kaya yon, mas ginaid tayo mga bayan. So yun, nagpapasalamat ako kay Big Boss kasi hindi naman tayo pinagalitan na na-vlog natin yung mga, di ba? Alam niyo na. So mas ginaid pa tayo, mas tinuruan tayo na mapaganda yung vlogging natin. So ito pa mga bayan, inonor tayo, kumbaga pinapayagan tayong mag-vlog. Pero wag naman yung ano, yung habang nagbabiyahe hawak-hawak natin si Solvin. So hindi pwede. Pwede yung i-set up lang natin yung camera sa bus na hindi makaistorbo sa pagmamaneho natin. So focus pa rin tayo sa trabaho. Sideline lang yung vlogging natin mga bayan. So ang sinabi sa atin ni Big Boss, pinayagan tayong mag-vlog, inauthorize tayong mag-vlog mga bayan. So yung doon sa rancho, yung na-vlog natin, sabi nung ano doon bawal. So inauthorize tayo doon ni Busing mga bayan, ni Big Boss. So pinapayagan tayo mag-vlog doon. Kahit doon sa loob pinapayagan tayo. So yun, maraming salamat po kay Big Boss. About naman doon sa mga nagtatanong dyan kung bakit ako pinatawag, baka daw bigyan ako ng bagong bus, baka bigyan daw ako ng ibang ruta, baka ilipat ho ako ng Bicol. So may mga napag-usapan kaming ganun mga bayan, kasi may darating na bus na mga bago. So tinanong nga ako doon, nag-usap kami, tinanong nga ako kung ano ba yung gamit kong bus. Sabi ko 296. So sabi ni attorney, ni Doc, yung anak niya, luma na daw yung mga tour series. So totoo naman mga bayan, pero pagdating sa makina, quality syempre, yung mga Hyundai yun mga bayan eh. Alam nyo naman, sa mga magagaling sa makina dyan, Hyundai, matitibay talaga. So nasabi niya namang luma na. So may darating naman ng bago, kaso ang problema, long haul. So biyahing Bicol yun. So hindi tayo mabibigyan dun kasi biyahing Bicol yun, or Bisaya. Priority yung mga bagong bus doon mga bayan. So may nabanggit siya na, siyempre i-share ko sa inyo, nag-order pa lang na 30 piraso na bagong bus na yutong. So sabi mga bayan, baka daw doon ay mabigyan po tayo. So di ba? Bibigyan pa tayo ng bagong bus. Sa mga naghuhula diyan na bibigyan na tayo ng bagong bus,
Huwag tayong umasa. Huwag tayong umasa, mga bayan. Ha? So, kung ano lang yung ibigay sa atin, kung ano yung matanggap natin, yun na yun. So, papahalagahan na lang natin yan. Magluma man yan or magbago, basta magagamit natin ng maayos, hindi sirain. Okay na sa akin yung mga bayan. Huwag na tayong magad ng bago kung marami namang magagalit sa atin. Okay na sa atin yung luma. Basta laging ready sa biyahe, maasahan, tsaka hindi sirain yung makina. Okay yung ano, basta okay yung serbisyo sa atin. Makapagtrabaho tayo na maayos. So yun, maraming salamat kay Big Boss. Tsaka yung pagpunta ko dun, mga bayan, may namit akong mga isang may-ari ng ano, ng bus company. Siyempre, yung may-ari ng Florida. So yun, nanonood din pala kay sa vlog natin. So sir, maraming salamat po sa pagtangkilik sa pagtangkilik sa aking munting channel. Shoutout po sa inyo and more blessing to ka, mga bayan. Saka po, shoutout po pala sa engineer ng DLTV ko dyan sa Del Monte Land Transport. Sir, maraming thank you. Yung sabi nyo nga, dahil sa akin nagkaroon kayo ng trabaho. So sabi niya kasi, mga bayan, may nakapanood daw na parang Victory ata, yung Victory Liner, yung may-ari ng Victory Liner. Napanood yung vlog natin dun sa rancho. Nakita yung building ng Del Monte, ng DLTV na dalawang ano, malaki, di ba? Halos kasya dun yung isang eroplano, dalawang eroplano, kasya dun. So parang napanood dun ng Victory. So gusto rin magpagawa ng ganun. Kaya binibiro ko nung engineer natin na magkakaroon daw siya ng trabaho dahil sa vlog natin yan, di ba? So, thank you sa mga nanonood dyan, sa mga sumusuporta sa aking channel. Sa shoutout po sa engineer, kay Big Boss, kay attorney, kay Doc Bona, maraming salamat po sa pag-unawa. So, balik tayo sa napag-usapan namin, mga bayan, ni Big Boss. So, tinuruan nga tayo ng diskarte about sa vlogging dito sa company ng DLTV. So, mas pagandahin daw natin, pagandahin natin yung mga picture. Para siyempre, para din sa inyo mga nanonood, mga bayan, di ba? Tinuruan tayo kasi nakikinig ako, mga bayan, sa mga payo. Kahit sinong nagpayo sa akin, magmataas na tao man yan, magbababa, nakikinig ako, mga bayan, kasi aral din yun. Siyempre, mas maganda yung tinuturuan, tapos mas maganda yung pinapakinggan natin kasi magkakaroon tayo ng idea. So, sa mga pananalita sa akin ni Big Boss, mga bayan, malaman yung mga sinasabi niya. Tsaka, napakabait, mga bayan. Hindi ka talaga magiging successful sa buhay kung hindi ka mabait, hindi ka magaling makisama sa kapwa tao, di ba? Napakahalaga yung, mga bayan, na marunong kang humawak ng tao, marunong kang makisama sa tao, tsaka marunong kang magturo sa tao o magpayo, di ba? So, yun yung mga napansin ko doon, napakagaling ni Big Boss. Hindi sa nagpapalakas ako. Totoo yun, mga bayan, kung makakaharap nyo si Big Boss. So, sir, maraming salamat po sa pag-unawa. At sa mga tinuro mong tips sa akin, tsaka sa mga diskarte, maraming salamat po. Laking tulong po sa akin. So, umuwi po tayo dito, mga bayan, para makapag-isip kung ano ba yung magandang vlogging, editing. So, pinag-aaralan ko, mga bayan, kasi sulo lang ako eh. Wala akong editor, so ako yung nagbablog, ako yung nag-i-edit. So, ako lang. So, kayang-kaya, mga bayan, kayang-kaya pa naman. So, syempre dahil sa inyo, mga bayan, maraming salamat po sa inyong solid na suporta. Sa mga sumusuporta sa akin dyan, nung una pa, yung pinakauna ko pang vlogging, nandiyan pa rin, maraming salamat po. Sa walang sawang suporta, mga bayan, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat, mga bayan. More blessing po sa atin. Sana maging successful tayo sa buhay, mga bayan. Sana gabayan tayo ng Panginoon lagi sa ating paglalakbay, sa aking travel, sa aking takbo ng buhay. So yun, maraming salamat. Siyempre, kasama ko, mga bayan. So, thank you sa pagsuporta sa aking munting channel. So, abangan nyo, mga bayan, yung mga gagawin natin, vlog. Kasi, inauthorize tayo. Kumbaga, pinayagan na tayo mag-vlog. Kumbaga, autorisado na tayo ng may-ari ng company, no? Na mag-vlog. So, papagandahin natin yung vlogging. Tulong na din sa akin yun. Tsaka, makakatulong tayo sa company. Mas makikilala pa yung company na tinatrabahoan ko dahil sa vlogging ko. So, kumbaga, mapapakita ko yung ano, yung mga... Basta, marami, mga bayan, syempre alam nyo naman sa transport, marami tayong malalaman about sabay. Kasi maraming nagtatanong sa akin, mga bayan, eh, kung saan yung biyahe, anong oras last trip, mga simpleng ganun lang. Pero, pag nasugot mo, mga bayan, napakalaking bagay na yun sa nagtatanong, di ba? Kasi kahit simpleng tanong lang, pagka hindi mo nasagot, magtatampo yan. Kaya, yun, mas
Mas ano, mas i-improve natin mga kabayan yung vlogging natin. Basta yung hindi makaka-istorbo mga kabayan sa aking trabaho. Actually mga kabayan, mas priority pa rin yung trabaho. Syempre yung vlogging din. Trabaho din yung mga kabayan. Nagdudublikayod ako, nagda-drive ako. Din sinasabayan ko ng pagbablog para kumita. Parehas kumita mga kabayan. Para makatulong sa pamilya, mapayos ko yung bahay namin. Kasi simpleng buhay lang ako mayroon mga kabayan. Mahirap, hindi ako umasa sa magulang ko, mahirap din yung mga magulang ko. Kaya ginagawa ko yung mga bagay na alam kong kikita ako para maihan ko yung pamilya ko. Kasi ang hirap ng buhay namin dati mga kabayan, grabe. Kaya ganun na lang yung pagsisikap ko kahit tinamaan ng pandemic. Hindi ako sumuko, nag-vlog ako nung pandemic, ako nag-umpisa mag-vlog. So, kahit bumalik na ako sa trabaho dito sa bus, nag-vlog pa rin ako. At least kumikita naman mga bayan. Kaya tuloy-tuloy lang sa mga nangangarap dyan mga bayan, tuloy-tuloy lang. So, kahit hindi man tayo maging success, at least maging maluwag-luwag naman yung buhay, nakakatulong naman tayo sa... Ngayon, nakakatulong na rin yung mga sinasahod ko sa vlog, nakakatulong na rin sa kapatid ko nag-aaral. So, kahit konting tulong mga bayan, at least nakakapagbigay no, sa magulang ko, nakakapagbigay din ako. Mga pang-ulam, mga ganun, pang-konsumo ba sa kanyang pamilya ko ngayon. Medyo nakakaluwag-luwag na din kami. Malaking tulong mga bayan yung vlogging sa akin. Kaya, syempre dahil sa inyo yun mga bayan, maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel mga bayan. Maraming thank you po. Laking tulong nyo po dito sa buhay namin. Maraming salamat po. Tsaka yun mga bayan, sa mga nagtatanong dyan na baka ilipat na daw tayo ng ibang ruta. So, hindi po ganun kadali yun mga bayan, no? So, doon pa rin tayo sa Lemery. So, tsaka na tayo mag-decision, maglipat ng ibang ruta. So, pag-iisipan ko muna yan mga bayan. So, ngayon, doon po muna ako kasi maganda-ganda po yung biyahe doon. Tsaka wala pong kalaban sa madaling sabi. Eh, sulong-sulo ng DLTB yung biyahe Lemery. Kasi hindi pa nabalik yung jam doon. May mga jam din kasi doon na bus. Dati, so hindi pa nabalik after nung pandemic mga kabayan. So doon po muna tayo. So pag-iisipan ko muna ng maayos kung papalipat dito sa Bayan Bicol. Kasi yung kalaban dito talaga mga kabayan, alam nyo naman puyat po antok. Kahit sabihing dalawa ho kayong driver dyan, pagkapalit nyo ho, hindi ka naman ho makakatulog ng maayos kasi matagtag ho sa bus, diba? Yun, may mga napag-usapan pa kami na iba. So private na lang yun mga kabayan. Basta yung pinaka main talaga doon, tinuruan tayo, i-guide tayo, tapos inauthorize tayo. So yun, maraming salamat po kay attorney, kay Busing, kay Big Boss, tsaka kay Dokbo na maraming salamat po. Kay Sir Eric, Sir, maraming thank you po sa pag-alalay sa akin dyan. Sa mga staff dyan sa Del Monte, maraming thank you. Siyempre, shoutout po sa inyo. Siyempre, sa terminal manager ko, kay Sir Vergara, maraming salamat, Sir, sa... pag-guide sa mga katrabaho ko, sa lahat ng katrabaho ko sa Del Monte, sa DLTV. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking munting channel mga kabayan. Thank you po and siyempre more blessing po sa atin. So tatagan lang ko natin yung ating pangarap. So trabaho lang, isipin lagi yung pamilya mga kabayan para makapagtrabaho tayo ng maayos, para lagi malakas yung ating katawan. Tiwala lang mga kabayan. Wag na tayong maghagad ng kung ano-ano pa. Basta focus lang tayo sa ating pamilya tsaka sa ating trabaho para makapagtrabaho tayo na maayos. So yung mga bayan, sana nasagot ko yung mga nagtatanong dyan. Kasi ang dami nag-aabang eh, dami nagko-comment na ano ba, nasa na ba yung part? So yung mga bayan, pasensya na kasi umuwi ho tayo. So nag-focus ho tayo dito sa konting problema nga. Tsaka naayos na din naman, okay na. So yun na. Sana nasagot ko na yung tanong nyo mga bayan. Kung bibigyan lang tayo ng bus kasi dami nagtatanong mga bayan, baka bibigyan ka lang ng bagong bus. Yun, ino-order pa. Ino-order pa ho, pero nagsabi naman sa atin na baka daw mabigyan tayo. So okay lang kahit anong ibigay sa atin mga bayan. Magluma man yan, magbagong bus na maganda yung servisyo sa atin. Yung makapagtrabaho tayo ng dir-diretso. Yan. Kasi tulad nito, nasira yung 296 mga bayan. Wala, naghina na ako kasi pa-extra-extra ang hirap, pabababain ka. Hindi mo alam kung kailan ka bababa, kung tapos maghanap ka na ng may extra. So, nakakatamatay ko ng ganun mga kabayan kasi pag may unit ako mga kabayan, kung gusto kong magdiridiretso ng biyay, diridiretso yun mga kabayan. Gusto kong malaki-laki yung kitain ko, magdidiridiretso ako bumiyahe.
ganun kaganda pagka may unit ka, mga bayan. Kaya sa mga may unit dyan, so may mga regular na ba, so ito laging tandaan nyo, mga bayan. Wag nyong ano yung bus nyo. Wag nyong, kumbaga, tawag dito, wag nyong garalgalin. Alagaan nyo na maayos, i-maintain nyo na maayos, check nyo lahat lagi bago bumiyahe. Kasi ang hirap pag walang unit, yung naghihintay ka na may bumaba, yung mag-extra-extra ka lang. Naku po, napakahirap. Ramdam na ram ko, ang hirap. Yung kung gusto, yung pag may kailangan, gusto mong kumita ng marami, may gastusan ka sa susunod, iwara ka namang regular na bus. Diba, napakahirap. Hindi ka makakapag-straight ng trabaho, so kukunti yung sasahurin mo. Samantalang pagka may regular ka, gusto mag-straight ng biyahe, makakapag-straight ka, di ba? So, malaki, nakadepende sa'yo kung, kung konti or malaki yung sasahurin mo. Nakadepende sa'yo kung may regular ka ng bus. Kasi pwede ka mag-straight ng biyahe, pwede ka nang bumaba. Ganun yun, mga bayan. Pagka extra-extra lang, naku, parang naghihintay ka ng ulan. Kasi kung walang magpa-extra, wala, lutaw ka. Ganun yun, mga bayan. Kaya, yun lang, kahit anong ibigay sa ating bus ni Busing, ni Big Boss. Okay na sa atin yun. Basta makapagtrabaho tayo na maayos. So yun, sa mga nag-aabang yan, pasensya na. Sana nasagot ko na yung mga tanong nyo, no? Yun, thank you po sa walang sawang suporta. God bless and ingat palagi, mga bayan, sa biyahe. Stay safe palagi.